Ngayong Sabado sa kapwa ko mahal ko, tampok ang isang batang taga San Miguel, Bulacan. Milagrong nabuhay siya, pero humihingi siya ngayon ng tulong. Lolo, tuloy din sa pagkayod, matulungan lang mga kanyang apo. At iba pang mga natulungan at mga nangangailangan din ng tulong ninyo. Magandang umaga po, ito po si Orly Mercado. Lahat tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong sa kapwa. Nakatataba ng puso dahil ang kapwa ko mahal ko ay nagiging daan para makatulong sa mga nangangailangan. Ang mga pasyenteng aming nakikita, ang mga lugar na aming nabibisita ay puno pa rin ng pag-asa kahit na may mabigat na pinagdaraan ng problema. Sa pagharap natin sa bagong yugto ng ating programa at ng ating foundation, naniniwala po kami na tayo ay magkakaroon pa rin ng maraming pagkakataong makatulong sa kapwa. Naway mahigtan natin ang ating mga naisagawang tulong noong mga nakaraan. Sa malawak na lupain ng San Miguel, Bulacan, natagpuan namin ang barangay kung saan naninirahan ang pamilya ni Nanay Arlene Lozada Bodastine. Noong pa man, nabubuhay na sila sa pagtatanim at sa pag-uuling. Nakuwento niya sa amin kung gaano kahirap ang dati nilang buhay. Nung bago po ako mag-asawa kasi, okay po talaga yung buhay namin. Tulad po niyan, napagtagumpayan nila nanay makapagpatayo ng bahay kasi yung bahay po namin ganyan lang dati. Na pag po bumabagyo, talagang nakahawa kaming ganyan, magdamag. Kasi yung pag hindi namin hinawakan, babagsak yung bahay namin. Pinag-ipunan talaga nilang mapatayo sa pag-uuling, pag-ugulay, pag-porsyento po sa palay. Hindi man po ganun kasagana, pero talagang nakakaraos po kami noon, eka nga po ng nanay ko. Iba yung hirap namin ngayon na nararanasan. Nabiyayaan ng dalawang anak ang mag-asawang si Rizaldi at si Arlene. Nung nanganak po ako, kambal po sila and 7 months lang po sila nung lumabas. Isa po dun si Kyril, po na incubator po siya in 2 months. Pero yung isa po is after 14 days is namatay po. Then after 4 days, sumunod po si Kyril. Nag-critical po kasi siya dahil dun sa kondisyon niya na yung dugo niya po is inaamag. Nag-risky talaga siya hanggang sinabi sa akin na papawala na po siya. Pinapirma po ako if ipare-revive ko siya. Pero hindi ko po siya pinarevive kasi nakita ko po yung hirap nung ate niya eh. Nung pina-intubate ko, pina-revive ko. Na halos nayuyupi po yung dibdib ng bata kasi sa sobrang nila para tumibok yung puso. Kaya sabi ng magulang ko, pagka bumigay yung isa, huwag mo nang ipagalaw. Ibigay mo na siya kay Lord ng buo. Kasi kung hindi siya para sa atin, wala tayong magagawa. So nung dineclare po, sinabi po na wala na siya at ibababa po siya sa morgue, nakiusap po ako dun sa nurse na baka pa pwede po wag muna. Yun po, nung pagpasok po ng tita ko, ng nanay ko sa loob ng kwarto, napansin po nung tita ko nang sabi niya, paano eh kang patay eh ngumingiti yung bata? So tiningnan ko po si Kyril. Nagulat po ako kasi ngiti siya ng ngiti. So tinawag ko po yung doktor. Sabi ko, nabuhay yung bata. Nabuhay po ako si Kyril. Kaya talagang ang naging turing po sa kanya sa ospital is miracle. Miracle baby po talaga. Tapos nun po, nung paglabas namin, pina-check up namin siya mula ulo, paa, mata, tenga, loob. Ang hindi po pumasa talaga sa kanya is yung tenga niya. Halos ayaw marinig ni Nanay Arlene ang sasabihin ng doktor sa kondisyon ng anak niya. Sa pasimula, nung tinignan ng doktor, kanang tenga lamang ni Kyril ang wala raw response. Pero ngayong taon lamang na ito, nalaman na bilateral o magkabila yung kanyang profound hearing loss.
Ang sabi po sa amin, paulit namin siya ng isang taon or isang taon at kalahati kasi preterm nga daw po siya, baka late lang. So nung nakapila na po kami, inabutan po kami ng lockdown. Hindi namin siya nailuwas kasi hindi na rin po kami pinayagan. So kaya umabot po siya ngayong 4 years old na hindi po siya napalagyan ng hearing aid. Nung una po kasi yung baby siya, parang nakakarinig pa po siya eh, kasi yung pagtawag ng manok ng lola niya, nagagaya niya po. So hindi namin talaga siya inisip noon na hindi siya nakakarinig. Kaso nung nagka-edad-edad na po, kasi nung una po nagmamama, tata, papa, ganun pa siya, hanggang sa nawala na po yun. Mas tumindi pa ang pressure kay Arlene na makaipon ng pera para sa bata. Ito'y matapos sabihin ng doktor na habang maaga pa, kinakailangan magkaroon na ng hearing aid si Kyril. Pangarap ko po kasi talaga is makapag-aral siya ng parang normal na bata. So tinry ko po siyang i-enroll pero talagang hindi po siya nakakasabay sa mga ibang bata, na lalo na po sa discussion. Kahit gustong gusto po niya, nakatitig lang siya pero hindi niya talaga naiintindihan. Ate Sam! Gayahin mo yung ginagawa ni Ma'am. Gayahin mo si Rina, oh. Taas mo, taas mo kamay mo. Ganun. Taas, taas. Ayan. Sabi nga po ng teacher niya, gustong-gustong matuto ng bata. Pero na nalilimitahan kasi dahil hindi nga po niya naiintindihan, hindi niya naririnig yung tinuturo ng teacher sa kanya. Saka gusto ko rin po sana na magawa niya kung ano yung gusto niya sa buhay. Na hindi siya nahihirapan dahil hindi siya nakakarinig. Makapagsalita po siya. Kasi gustong-gusto niya po talagang kumanta. Kitang-kita ko po yung kung paano niya ginagaya yung mga napapanood niya. Kumanta, sumayaw. Yun po talagang hindi niya magawa. Dahil po sa kakulangan po niya sa pandinig. Tingin ko po ang gusto niya paglaki, kumanta talaga, maging singer. Kasi talagang dumadating sa time na may hawak siyang, kung ano yung hawak niya, ginagawa niyang mic. Tapos kumakanta siya, kanta siya ng kanta, sayaw ng sayaw. Pumupunta po siya sa may hagdan namin, tapos doon siya sumasayaw. Kahit kanta siya ng kanta na hindi namin naiintindihan. Mahilig siyang gumaya nung nakikita niya talaga na. Lalo na po sa church namin kasi may mga singer. Pag po nandun siya sa baba, talagang ginagaya niya. Kung paano yung ginagawa nung kumakanta doon sa church. Noong nakaraang taon, marami tayong mga naisahim papuwid mga kaso ng hearing loss. Balik tanaw tayo para malaman natin kung ano yung bilateral profound hearing loss. Ang pagkawala ng pandinig ay maaaring sa isang tenga, unilateral, o magkabilang tenga, bilateral. May mga degrees din yan sa pagkawala ng pandinig. Bahagyang nawala ng pandinig, ang isa ng taong merong mahinang pagdinig, maaaring nakaririnig ng ilang mga tunog o mga salita. Nakapagsasalita din, ngunit mahihina ang tunog at mahirap marinig. Katamtaman ang pagkawala ng pagdinig. Yan ay isang klase rin. Isang taong mayroong katamtaman na problema o pagkawala ng pagdinig na maaaring halos hindi makarinig ng pananalita kapag merong ibang tao na nagsasalita na normal ang kanyang antas ng pagsasalita. Ang isang tao na may matinding pagkawala ng pandinig ay hindi nakakarinig ng pananalita kapag ang isang tao na nagsasalita na normal
na yung antas sa kanyang pagsasalita o tunog ay kahit na lumakas, hindi pa rin niya marinig. Yung malalim na pagkawala ng pandinig, isang taong may malalim na pagkawala ng pandinig ay hindi nakarinig yung anumang pananalita kahit na ano, kahit na malakas ang tunog. Ang pagkawala ng pandinig ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang bata na bumuo ng kasanayan sa pagsasalita. Ibig sabihin lang nito, pag may problema sa pandinig, hindi rin na-develop yung kanyang pagsasalita. Kapag mas maaga nagsimula makakuha ng mga gawain ang isang bata na nabingin o mahina ang kanyang pandinig, mas malamang na makapagsasalita siya. In other words, pag maaga ang intervention, malutas yung problema o kaya nagkaroon ng intervention na nakaririnig siya, doon madedevelop yung kanyang pagsasalita na maaga rin. Ang mga sanggol na nandadiagnose na merong problema sa pandinig ay dapat magsimula na makakuha ng serbisyo na yung intervention. Sa lalong madaling panahon, hindi na kayo dapat naghihintay na lumaki yung bata bago kayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng gamot o intervention medikal sa pamamagitan ng doktor. Kapag po nandito sa bahay, pagkagising po niyan, takbo-takbo po dito. Laro po sila ng pinsan niya. Or pag po naisipan po, may ano po kasi sila eh. May ginagawa galing sa school. Kasi hindi nga po siya nakakapasok gawa ng sige ang alis namin. So may binigay po yung school na gagawin. So nagko-color po siya, nagsusulat. Pagka po nagsawa siya doon, magsi-cellphone. Pag nagsawa sa cellphone, laro ulit po dyan. Takbo-takbo lang po sa harapan. Handang gawin ng mga magulang ni Kyrie ang lahat para maging normal ang bata. Ang asawa ni Arlene, nagtatrabaho sa manukan. Siya naman ang tagaayos sa mga dokumento para makahingi ng tulong sa gobyerno at sa mga NGOs. Yung tatay po ni Kyrie, nagtatrabaho po siya sa manukan bilang tagapagpakain ng manok. Tapos yung tatay ko po, malapit lang din po dito, nag-uuling po sila. Pag po may gustong magpauling, dinadala po dito, tapos sinasalang po nila. Nag-porsyentuhan po sila roon. Nakalapit din po ako sa municipality po namin. Tapos nagpasa din po ako sa Kapitolyo, sa Malolos po. Kaso nag-aantay pa rin po ako ng tawag hanggang ngayon, hindi pa po ako natatawagan. Para makalimot sa kanyang mga problema, Panginoon ang kanyang tinatakbuhan. Kami po, ang sabi lang po ng tatay ko, kapag magbasa lang po ng Bible, basa lang po talaga ng Bible, magdasal sa isang sulok. Pag yung pakiramdam mo pagod na, gusto mong mag-break, mag-pray ka lang kay Lord, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Nililibang na rin niya ang kanyang anak kahit sa mga simpleng bagay lamang. Yung pagpauwi na sila galing sa check-up, sa konting halaga, binibili ng kending gusto ni Kyrie. Kapag po lumalakad po kami, nang kasama namin siya yung nag-aayos po para sa hearing aid niya. Pag nadadaan po kasi kami ng SM, talaga pong gustong-gusto niyang maglaro. So sabi ko po sa asawa ko, kahit sige, try natin, kahit palit ka lang ng 50 pesos para ma-enjoy niya po yung childhood niya. Babangga! Babangga! Kaya sabi ko po, kahit sa worth 50 pesos po, pag naubos namin yun, payag na siya lumabas ng SM, basta maranasan niya lang maglaro, kahit saglit. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen ang mga detalye ng ating bank account. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng e-commerce apps gaya ng GCash at Shopee. Sa GCash, iscan ang QR code gamit ang app. Sa Shopee, isearch lamang ang Kapwa Ko Mahal Ko para makapag-donate kayo gamit ang mga donation vouchers. Maaari rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Pumunta lamang sa www.kapwako.org. At para makasiguro na makararating ang inyong donasyon sa nais ninyong tulungan,
paki-email ang pangalan at halaga at ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Akala ng pamilya nila Nanay Arlene, ito na ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang buhay. Mas masusubukan pa pala sila sa kanilang pananampalataya. Mas pinabigat po yung sitwasyon namin nung na mild stroke po yung parents ko, yung mother ko po. Nasabi sa amin ni Nanay Arlene kung paano halos masayid ang kanilang pera at resources ng kanyang mga magulang dahil sa hearing loss ng bata. Mas bibigat pa pala yung kanilang suliranin. Nung na-stroke naman si Lola. Mas pinabigat pa po yung sitwasyon namin nung na mild stroke po yung parents ko, yung mother ko po. Kasi talagang financially po kasi talagang ala kami eh. Kumbaga po nasimot po talaga yung parents ko dahil dun sa kambal. So ngayon pong bigla siyang na-stroke, talagang hindi namin alam nun kung paano gagawin. Hanggang sa yung mother ko po hindi siya nagpa-confine. Kahit sinasabi ng doktor na kailangan siyang i-confine. Ngayon ay hindi lamang apo ang pinoproblema ni Lolo Senesio, kundi kasama na yung kanyang asawa na stroke na. Dahil sa edad, iniinda niya ang init ng pagod sa pagtatanim at pag-uuling para masuportahan lamang ang kanyang pamilya. Harap buhay mag-uuling. Ito, naghahalaman kami sa nag-uuling na ganito. Pag kami nagpapauling sa amin, ay nagpapauling, tuloy ang trabaho. Pagka wala, stop. Sa produkto niyang uling, 70% ang kanilang kita, 30% naman para dun sa may-ari ng kahoy. Hirap na hirap pa rin silang makaipon ng pera. Hindi rin kasi permanente ang trabaho sa ulingan. Kapag walang kahoy, wala rin silang kita. 70-30 laban na namin. Yan ang buwan. Kasi na-ulig na amin yung 70. Kanila yung 30. Depende kasi sa may-ari eh. Kung pa-porsyento eh 15%, 15% lang ang sa amin. Meron naman kasi nagbibigay na medyo mataas-taas, ginagawang 20. Sa 100, may 20 ka. Sa akong palay. Naalala pa rin ni Lolo ang mas maginhawang buhay nila noon. Wala naman silang galit sa puso nila dahil naniniwala sila na kinakailang magpasalamat sila dahil hindi sila napapabayaan. Hindi naman masyadong nagagahol pero kumbaga sa katamtaman lang, di naman sabi makakapos. Kaya lang nung nanganganak nga, pinanganak nga yung apo ko na yan, medyo maraming nagaste. Ang kautang-utang. May pampatels nga kami, ala, naubos din. Hindi na kaya, hindi na nangyari-yari. Puro utang nga hanggang ngayon, nagbabayad pa. Mabigat na pa sa amin talaga. Ang Panginoon nga lang yung kinakapitan namin ngayon. At Panginoon talaga, hindi naman niya hinahayaan na may masamang mangyari sa kanyang mga anak. Gaya din ng mga magulang. Kaya nga, papasalamat ako sa Panginoon at kahit medyo kinukulang, kinakapos, hindi naman kapibabayaan ng Panginoon na magutom kung ano pa man. Lagi naman kung bagamat may kulang pa rin,
Hindi niya hinahayaan na mawalan ng, ibig sabihin, yung makapos na, kapos na kapos. Hindi naman masyadong kinakapos. Hindi mo nagugutom. Kaya nga sabi ng Panginoon, humingi ka ate kay Bibigyan, kumatok ko ate kay Pagbubuksan. Lagi lang nananalig. Makakatulong din yung pension bilang senior citizen ng lolo para maipagabato yung asawa. Pero aminado siya, kulang pa rin ito para sa kanila. Malaking tulong nga. Buti, nako, lalo na kung ako hindi pa ako naging senior. Lalong-lalo na. Kasi sana kukuha na. Gagastahin niya. Buti nga, nasakop nung inayos ko yata yung senior. Saktong-sakto naman kasi senior ko lang. Buti, napakinabangan naman yung pagiging senior ko. Yun, nasakop na, nagpuno kami, kaunti na lang. Eh, bagamat kakaunti eh. Ala, hirap pa rin talaga eh. Kulang na kulang yung... Makapagsalita lamang at makarinig si Kyril. Gagawin ni Arlene ang lahat, magkaroon lang ng hearing aid. Tuloy lang ang laban, sabi niya. Yan ang mensahe niya sa mga kapwa niyang ina na dumaraan sa matitinding mga pagsubok ng buhay. Masasabi ko lang po sa lahat ng nanay na may pinagdadaanan kagaya ko. Laban lang kayo. Okay lang mapagod. Okay lang mapagod. Pero huwag kayong susuko kasi once na sumuko kayo, parang sinuko nyo na din yung taong pinaglalaban nyo. Yung pangarap ng tao na pinaglalaban nyo. Kaya laban lang. Pag nanghihina loob nyo, dasalang katapat yan, kausapin nyo si Lord. Kinabukasan, magiging okay din yan. Laban lang po. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen ang mga detalye ng ating bank account. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng e-commerce apps gaya ng GCash at Shopee. Sa GCash, iscan ang QR code gamit ang app. Sa Shopee, isearch lamang ang Kapwa Kong Mahal Ko para makapag-donate kayo gamit ang mga donation vouchers. Maaari rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Pumunta lamang sa www.kapwako.org. At para makasiguro na makararating ang inyong donasyon sa nais ninyong tulungan, paki-email ang pangalan at halaga at ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po. Susunod, ang iba pa mga natulungan ng partner natin SM Foundation dito sa pagbabalik ng Kapwa Ko Mahal Ko. Sa kagandahan loob ng SM Foundation, katuwang Uniqlo Philippines, nagpadala sila ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng Severe Tropical Storm Paeng. Pinangunahan ng mga SM employee volunteers ang pagbibigay ng emergency go kits sa halos 43 mga high-risk na barangay na Zamboanga del Sur, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan, Isabela at Cagayan. Mula sa kanilang Operation Tulong Express, masigasig na nakapaghatid ng agarang tulong ang SM Foundation kasama ng SM Supermalls at SM Markets. Mula po noong 2014, nakapagbigay ng halos 700,000 kalinga packs, so yung relief packs. Nationwide po yan. Makakaasa ang ating mga kababayan sa patuloy na pagbibigay ng public service ang ating katuwang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Bagamat marami tayong natutulungan, marami pa ring nangangailangan ng tulong. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, isearch lamang ang Kapwa Ko Mahal Ko para makapag-donate kayo gamit ang mga donation vouchers. Maaari rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Pumunta lamang sa www.kapwako.org. Maraming salamat po!
Sa kwento ng batang si Kyrill, makikita natin huwaran ng kanilang pamilya sa pagtutulungan nila sa isa't isa. Binigyan man sila ng miracle baby, hindi sila naghihintay ng milagro. Sila'y kumikilos para mabigyan ng hearing aid ang bata. Sana tayo nakaririnig at siya makapagbigay ng tulong kay Kyrill at matugunan ang kanyang pangangailangan para makarinig at makapag-aral. Sa araw na ito, naaalala natin ang lahat ng mga sakripisyo at pagmamalasakit ng ating mga ina. Happy Mother's Day sa inyo. Magpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga donasyon at sa lahat ng ahensya at organisasyon, private or public man, na katulong natin sa public service. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa ngala ng kapwa ko, Balco Foundation Chairman, si Atty. Felipe Henry Gozon, at ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles at si Camille. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin sa puso at diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Kita tayo. Tabag. Tanggapin mo ang pag